Good day po sa atin lahat. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino sa programang Attorney Mark Tolentino Audio on Demand. Ang pag-uusapan po natin ngayon, ang tanong ng isang follower po natin. Tanong po niya, valid ba ang kasal ng mga Pilipino sa ibang bansa? Pag-uusapan po natin yan, maya-maya, promise. Good day po sa atin lahat. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino. Ang pag-uusapan po natin ngayon, ang tanong po ng isang follower po natin. Sabi po niya, valid ba ang kasal ng mga Pilipino sa ibang bansa? Okay, sabi po ng batas po natin, particularly Article 26 of the Family Code, all marriages, ibig sabihin lahat ng kasal, solemnized outside the Philippines. Lahat ng kasal na doon po na solemnized, doon po nag-celebrate sa ibang bansa, valid po doon in accordance ng batas doon, shall also be valid in the Philippines. Ibig sabihin, kung valid sa ibang bansa, valid din dito sa Pilipinas under the principle of lex loci celebrationis. Ibig sabihin doon, yung foreign marriages ng mga Pilipino, kung valid doon sa bansa kung saan sila nagpakasal, valid din dito sa Pilipinas. But may mga exception. Hindi lahat. Ano yung mga exception? Okay. Sabihin po natin, Article 35, yung mga void marriages. Okay? So, hindi siya valid kahit na valid sa ibang bansa. For example, nagpakasal ka doon sa ibang bansa, yung age mo, 15 years old, valid ba yan dito sa Pilipinas? Hindi. Kahit na valid doon sa ibang bansa, dito sa Pilipinas, hindi yan pwedeng i-recognize kasi sabi po ng batas ng Pilipinas, at least 18 years of age ka. So, ibig sabihin, may mga exception. So, kahit na valid doon sa ibang bansa, hindi pa rin yan valid dito sa Pilipinas kung nagpakasal ka sa ibang bansa na minority edad ka. Una, if you are a minor. So, kung minor ka, hindi ka rin pwedeng, hindi rin valid dito sa Pilipinas. Second, yung mga bigamous marriage or polygamous marriage. Okay? Uso po ito sa mga OFW. Kasal sila dito sa Pilipinas, tapos nagpakasal naman sa Saudi Arabia, nagpakasal sa Japan, nagpakasal sa Estados Unidos, hindi void po yan. Kasi, very clear po ang exception po ng Article 26 ng Family Code, hindi kasama doon ang bigamous marriage or yung tinatawag na polygamous marriages. Pangatlo na hindi pwede, yung nagpakasal ka by mistake as to identity. For example, pinakasalan mo dito sa Pilipinas si Maria, doon naman sa ibang bansa, pinakasalan mo yung kambal ni Maria, si Maria number 2, hindi pwede yan kasi mistake as to identity, it will not make the marriage valid. Kahit na valid yung kasal ninyo sa ibang bansa, hindi yan pwedeng i-recognize dito sa Pilipinas. And third, kung nagpakasal ka ng pangalawa na hindi pa na registered yung annulment of marriage mo sa una, hindi rin matatawag na valid yung kasal ninyo. So, kailangan, for purposes of remarriage, kailangan yung annulment po ninyo, kailangan nyo munang ipa-registered yan sa ibang, i-registered nyo muna yan yung annulment ninyo sa local civil registry kung saan kayo nagpakasal bago kayo magpakasal ulit. So, ibig sabihin, may mga exception. Another exception na pwede maging void yung kasal ninyo sa ibang bansa. Another exception is yung marriage due to psychological incapacity. Itong psychological incapacity, ibig sabihin doon, may psychological problem ka, you do not know how to comply the essential marital obligation of marriage, void din yan kahit na valid yan sa ibang bansa. That's one of the exception, yung tinatawag na based on psychological incapacity. Another exception, yung tinatawag na
incestuous marriage. Ano ba yung mga incestuous marriage? Kung nagpakasal ka between yung kasal ng between ascendants and descendants, ibig sabihin binakasalan mo yung nanay mo, binakasalan mo yung lola mo, kahit valid pa yan sa ibang bansa, hindi yan pwedeng i-recognize dito sa Pilipinas. Kung nagpakasal, binakasalan mo yung kapatid mo, kahit half brother mo pa yan o half sister, void yan, kahit na valid yan sa ibang bansa, hindi yan pwedeng i-recognize sa Pilipinas kasi very clear ang batas. Now, those are considered incestuous marriages. So, marami pa tayong mga exceptions na hindi pwedeng i-recognize sa Pilipinas kahit na valid yung kasal ninyo kung saan kayo nagpakasal. Kahit valid, for example, valid yan sa Japan, valid yan sa China, hindi yan pwedeng i-recognize sa Pilipinas on the ground that yung kasal ko ninyo is against public policy. Ano yung mga public policy? Kung nagpakasal kayo sa pinsan mo, okay? Ang pinsan, sabi ng batas, pwede kayo bawal mong pakasalan ang first cousin mo, okay? Okay, but ang second degree cousin, pwede na, sabi ng family code, okay? Second degree cousin, pwede na. Okay, another na hindi pwedeng maging ma-recognize sa Pilipinas kahit na ni-recognize yan kung saan kayo nagpakasal, yung marriage between step-parents and step-children. Okay? Step-children and step-parents, bawal yan against public policy. Between parents-in-law and children-in-law. Okay? Parents-in-law, yung in-law mo, namatay yung asawa mo, pinakasalan mo yung tatay niya, pinakasalan mo yung nanay niya, that's void yun. Against public policy, parent-in-law and children-in-law. Another na void, yan is yung tinatawag na between parent and adopted parent. So yung inadopt mo yung anak, yung bata, tapos nung lumaki pinakasalan mo, void yun. Against public policy, adopting parents and adopted child. Another, surviving spouse of the adopting parent and the adopted child, yung asawa ng nag-adopt sa'yo, pinakasalan mo, that's void yun. Okay, against public policy, surviving spouse of the adopting parent and the adopted child. Another, surviving spouse of the adopted child and the adopter. So, adopted child and the adopter. So, kung nagpakasal yun, asawa ng nag-adopt sa'yo, tapos ikaw mismo, that is void against public policy. Adopted child and the legitimate child of the adopter. Void yun, ha? Adopted child at saka yung anak sa loob na nag-adopt sa'yo, void yun. Pero pag anak sa labas, pwede. Okay, that's very key under the law. Adopted child at saka legitimate child of the adopter. Kasi under the law, you are considered brother and sister. Hindi po kayong pwedeng magpakasal. Okay? But yung anak sa labas, under the law, pwede. Okay? Another, adopted children of the same adopter. Okay? Dalawang in-adopt kayong dalawa ng isang adopter. Okay? Tapos, nagpakasal kayo, kung lumaki kayo, that's against public policy. Hindi rin pwede yan, i-recognize sa Pilipinas. Okay? Another, party killing another spouse and his or her own spouse. Ibig sabihin, pinatay mo yung asawa niya, then pinakasalan mo siya, that is against public policy. Kahit na valid yun sa ibang bansa, dito sa Pilipinas, hindi yan pwedeng i-recognize. Okay? That is against public policy. So yun ang mga exceptions sa batas. But under the law, pwedeng magpakasal. Kahit legal yung kasal ninyo sa ibang bansa, legal yan dito sa Pilipinas provided that you comply all the requirements ng batas doon sa ibang bansa. But may mga exception na yung sinasabi ko kanina, yun ang mga exception na dapat nating tatandaan kahit na valid sa ibang bansa, hindi yan maging valid sa Pilipinas. So, ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino sa programang Attorney Mark Tolentino Audio on Demand. For free legal advice, please call me landline within Metro Manila 7209-6203. I repeat po, 7209-6203 and mobile number natin, pwede kayo mag-text, tumawag or through Viber or WhatsApp.
0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353. And pwede rin kayong tumawag, mag-text o through Viber sa 0932-885-6203. And please follow me sa Facebook page po natin sa facebook.com/MarkTolentinoLaw and sa YouTube page po natin sa youtube.com/MarkTolentinoLawBlog. Thank you po for following me and please support all my videos and blogs. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino.